2011, nang mailunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang National Greening Program. Layo nito na makapagtanim ng mahigit 1 bilyong mga puno sa mahigit 1 milyong ektaryang lupa sa loob ng 6 na taon. Kung saan naging bahagi rin ang Project Luntian ng Cavite o PLC kasama ang Beta Sigma. We should be touching the community base, no? Grassroots level approach tayo. Kaya nag-tie up ang, ano, ang Beta Sigma fraternity dun sa Luntian, Cavite, kila Dr. Castillo, no? Para doon naman sa, ano, sa maama ano natin, maibaba natin ang programa hanggang barangay. Well, marami kaming advocacy sa Beta Sigma. Unang-una nga, itong protection natin sa environment, nabigyan kami ng authority na i-develop itong 7.5 hectares for 5 years. Malaki ang naitutulong ng pagtatanim, lalo na sa lugar ng Cavite, kung saan mabilis ang paglaganap ng urbanisasyon. Kasi itong Cavite ay malapit sa Metro Manila. So yung atras ng development ay from the lowland to the upland, no? Alam natin naman siguro yung urbanization ay nagde-destroy ng nature, no? Kakaroon na ng mga massive tree cutting. So ngayon, ang natitira na lang dyan ay naka-convert into a concrete jungle, no? Napatunayan naman ni Mang Boy, miyembro ng PLC, na malaki ang maitutulong ng pagtatanim sa buhay, lalo na sa katulad niyang namumuhay mag-isa. Advantage din kasi kumbaga sa pagtatanim, parang nawawala yung ano, yung stress ba? yung ibang mga ano yan, parang nakakalibang. Yung mga pangkonsumo sa araw-araw, na misa yung mga gulay-gulay, at least na ano na, napoprovide na. Dahil din sa kanyang mga pananim, ay hindi na niya kailangang magluto pa ng ulam. Nagiging pamalit kasi ito sa mga lutong ulam ng kanyang kapitbahay. Actually po, hindi, binabayaran nila yung mga gulay. Sabi ko, wag na, bigyan mo na ako, katikim mo na ako ng luto mong ulam. Yun na lang po ang ano ko. Ang pagtatanim din ang naging kasangga ni Gemma magmula ng kaharapin ng bansa ang krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Talahiban dito na bakanting lote, tinaniman namin. May mga tanim kaming gulay, may tanim kami. Basta mga ano, kasi masipag yung asawa ko sa pagtatanim. Kaya hindi namin masyadong naramdaman yung pandemic kasi ang binibili na lang bigas, ulam naman meron, nakakasurvive kami doon sa mga gulay. Samantala, sa tulong ng Project Luntian, ay dumami na ang naitatanim ni Gemma at ang mga kasamahan niyang kababaihan. Nung nakilala na namin si Sir Julio, mayroon siyang binigay sa amin yung goyabano, langka, atis. Mayroon pa nga dyan natira kasi itatanim namin doon sa kabila, hindi pa tapos linisin. Bukod naman sa pagtatanim, malaking bagay din ang wastong pagtatapo ng basura sa kagaya ni Dr. Efren Nuestro na pinasok ang poultry farming. So yung diversity, biodiversity na mimintay natin dito, kung pag-uukulan natin ng pansin, even yung pagtatapo ng basura ay kailangan nating i-manage properly. Well, yung process sa amin kasi yung mga manure ng kuwela, no, daily ni-scrape yan. Tapos dinadala doon sa aming biogas system. Inihuhulog doon, pagkatapos magkakaroon na ng fermentation, alam na ninyo yung biogas, so magpuproduce yan ng gas para gamitin namin sa aming kitchen. Ang mga nyug naman na inaakala nating patapo na ay maaari ring magamit sa eco-gardening. So, nagkakaroon kami ng advocacy na ito nga yung pagre-recycle ng mga basura. Katulad po yung mga basura nga ng mga nyog na kung paano kinukonvert ito. Meron diyang recycling center in one of the town. So yan, nagagawa ng coconut car at saka yung coco feed. No? At ito naman ay nagagamit sa mga garden at saka sa pagpuproduce ng organic plant. Ito ay pagpapatunay na ang pamamasura ay nagiging kapakipakinabang sa ating mamamayan, no? Sa ating komunidad. Sa susunod nating episode, alamin naman natin kung paano ginawang kapakipakinabang ng gentriwenyo sa mga bagay na patapo na. Abangan yan dito sa Project Luntian.